sapagkat nais mo, Panginoon, na kami ay maligtas. Kami ay gumaling, tumanggap ng himala ng mga milagro. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong mga kabutihan. Panginoong Diyos, sasagutin mo ang aming mga prayer. Lahat po ng aming mga hiling sa iyo, ang request, ang desire ng aming mga puso, ng aming mga tagapisoon, Lord, ay inyo pong ibibigay sa amin, iahatag sa amin, Panginoon. Dahil ang bagay po ang gagawin niyo po sa aming mga buhay. Kaya naman po ang hiling po namin, ang iyong banal na Espiritu ang sumama sa amin. Let your Holy Spirit, Father God, be with us this day. Lord, move in your own special way. Speak in your own special way, Father God, through your Spirit. Touch us, Lord, Father God. Anoint us, Lord. Empower us, Father God. Lord, do great and mighty things in our lives this day. We are expecting something great from you, Panginoon. Umaasa ho kami, Panginoon, ng mga dakila, mga mabubuting bagay mula sa iyo. Kaya naman po, Ama, sa araw at sa oras na ito, hindi niyo po kami bibiguin. Sasagutin niyo ang aming mga prayer. Gagawa ka po ng mga dakila at mga mabubuting bagay. Panginoon, ngayon pa lamang, kunin niyo na po, Ama, ang lahat ng kaluwalhatian. Take all the glory, Father. All the glory be yours, Lord, Father God, only for your name. Kaya po, Ama, ngayon pa lamang, nais po namin magpasalamat sa mga gagawin mo, mga dakilang bagay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang bawas ay magsabi ng amen. 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 Isa ka pong malakas na amen. 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 Sige po, pasok po tayo dito sa loob. Upo po tayo. Ayan, sige. Ayan, lapit tayo, pasok tayo. Ayan. Huwag kayong matakot sa akin. Hindi naman ako nangangagap. Okay, sige, pasok tayo dito sa loob. Praise God. At habang pumapasok pa yung mga kapatid natin, bali. Okay, so bali, dumating ako sa lugar ng dito sa Mindanao, no? September 20, no? September 20, coming from Quezon City, no? Metro Manila, coming from Manila. September 20, dumating kami ng Butuan. September 20. Then, after that, pumunta kami ng Himuog, Esperanza, Agusan del Sur. And after that, pumunta kami ng Unidad, Caguait, Surigao del Sur. And after that, balik naman uli kami ng Agusan na Himuog. Yung Himuog, Esperanza, Agusan del Sur. Pagkatapos ay tumuli naman kami ng Tolosa, no? Dito sa Kabataran City. Praise God. At kaninang umaga, nandun naman tayo sa, anong lugar yun? Sa Mabini. Kabataran pa rin yun. Yan. Kaninang umaga, yan. Kaninang puntag. Munti-kunting Bisaya lang ito. Gamay lang yung alam kong Bisaya eh. Okay lang yun? Yan. Okay lang. Sige. Pasok kayo. Ayan. So, ganun. So, kaninang umaga, kaninang buntag, nasa Mabini naman ako. Mabini. Bukas naman ng umaga, bukas ng ugma, buntag. Marunong na ako mag-Bisaya. Sa ano naman ako? Saang lugar yun? Oo, sa Purok Tres. Ha? Sabang. Sa Sabang naman ako bukas ng ugma, buntag. Sa hapon, doon naman ako kila Pastor Jesse sa Tolosa again. May tao pa ho ba rito? Are you still with me? Yeah. So, ibig sabihin, walang pahinga, wala, kapoy na. Pero okay lang, yung presensya ng Lord ay nagpapatuloy. Amen po ba? Glory to God. Naniniwala ba kayo na may magandang gagawin ang Lord sa inyong mga buhay ngayon? Amen. Nagagawa ang Diyos ng mga milagro sa inyong mga pangabuhi ngayon. Ano sa Bisaya ngayon? Karon. Yan. Hindi ugma, karon. Ganun yun. So okay, do you have your Bible with you? May Biblia ba kayo? Meron ba kayong dalang banal na kasulatan or Biblia? Yan.
Praise God. Yan, sige. Yan, kung meron tayong din ang Biblia sa Awit 34 verse 8. Awit, Salmo 34 verse 8, 34:8. Salmo 34:8 or Psalm 34 verse 8. Yan, maging sa lahat ng mga nakikinig kanunod at nanonood sa programang ito, ang sabi ng Panginoon at sa ating FB Live. Yan, at maging sa YouTube. Glory to God. Praise the Lord. So, sa lahat ng mga nandito, no, yung YouTube natin is KOJM. Yan, talagang KOJM yung YouTube natin. Sa ating fan page, no, may Facebook ba kayo? Kasi hindi may Facebook. Yung mga kapatid natin sa Habonga, may Facebook ba kayo? sa Facebook, i-like natin, i-follow, i-share, no? Yung Kingdom of Jesus Fellowship International fanpage. Kingdom of Jesus Fellowship International fanpage. Sa Facebook po yun. Kingdom of Jesus Fellowship International fanpage. Yan. So itong pangangaral ngayon, maipopost natin doon. Okay? I-share natin doon sa Facebook. Kingdom of Jesus Fellowship International fanpage. Yan. Sa Awit 34 verse 8. Basahin ka natin sa Bisaya, yung Awit 34 verse 8. Basahin ka natin. Salmo 34:8. Sige, basahin mo nga, Jin, sa Bisaya. Lakasan mo nga. Sulayi, ug makita ninyo ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mudangok kaniya. Yan. Pakisabi nga natin, maayo. Maayo. Ano sumasagot? Walang tao. Maayo. Maayo. Ang Ginoo. Sabihin mo sa katabi mo, maayo ang Ginoo. Yan, yan ang title. Yan ang pamagat ngayon ng mensahe ngayon. Maayo ang Ginoo. Maayo yun sa Ginoo. Amen? God is good. Praise God. So, yun ang title. Yun ang pamagat. Ano yung pamagat? Maayo ang Ginoo. Ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, maayo ang Ginoo. Don't forget that, ha? Huwag niyong kalimutan yun. Huwag niyong iwala sa inyong takipusoon. Huwag niyong alisin sa inyong mga puso. Ang Diyos ay mabuti. Mabuti ang Diyos. Pakisabi nga uli, mabuti ang Diyos. Bakit ko kinakailangang paulit-ulit na sabihin mabuti ang Diyos? Why have I to repeat again and again that God is good? Kasi maraming tao ang akala nila ang Diyos hindi mabuti. Maraming tao ang akala nila ang Diyos ay hindi mabuti o hindi maayo. Ang akala nila ang Diyos ay hindi nagliligtas. Ang akala nila ang Diyos ay hindi nagpapagaling. Ang akala nila ang Diyos ay hindi gumagawa ng mga milagro, mga himala. Ang akala nila ang Diyos ay hindi sila tinutulungan, hindi sila tinatabangan. Tabangan. Yun. Di ba maraming tao nagpapakamatay, nagsisuicide? Tama ba? O na yata tao rito. Di ba maraming tao may nagsisuicide, nagpapakamatay? Ano yung suicide, nagpapakamatay? Di ba? Yun. Ano, Pastor? Nagtubo. Yan. So maraming tao nagtubo. Yan. Usong-uso ang pagtubo. Ito, marami. Kasi, they are thinking that God is not good. They are thinking that God is not helping them. Ang akala nila, hindi sila tinatabangan ng Panginoon. Hindi sila tinutulungan ng Diyos. Akala nila, hopeless case na. Ang akala nila, the end of the world na. Ang akala nila, ang problema nila, wala nang solusyon. Kaya gagawin nila, sila ay nagsisuicide, nagpapakamatay. Ano nga po sa Bisaya? Nagtubo. Yan. Ganun yun. Maraming Kristiyano, mga Christians, no? Hindi nagpapatuloy sa Panginoon, hindi nagdidiretso sa pangangalagad sa Ginoo. Maraming Kristiyano, hindi nagtutuloy-tuloy sa paglilingkod sa Diyos. Maging mga pastor at pastora, marami hindi nagdidiretso sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Hindi nagpapatuloy.
Bakit? Kasi ang akala nila sa mga problema, pagsubok, trials of life, persecutions of life, ang akala nila ang Diyos, hindi sila tinatapangan, no? Hindi sila tinutulungan. Yan. Ganun yun. Kaya makikita natin, no? We will see, no? Christians, dadalo, tapos hindi na dadalo, no? Maglilingkod sa Panginoon, no? Mangangalagad sa Ginoo, tapos hindi na uli magtutuloy-tuloy, hindi na uli magdiretso. Guess ninyo? Yan. Ganoon. Gagawin yung kabubuton ng Panginoon, di ba, tama ba yun? Then after that, hindi na uli tinutuloy-tuloy. So ang nais ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, malaman nating lahat na ang Diyos ay mabuti. Pakisabi, maayo ang Ginoo. Maayo ang Ginoo. Ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay gumagawa ng himala. Ang Diyos ay tumutulong sa atin. Amen. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkain sa araw-araw. Binibigyan tayo ng ating mga food. No? The Lord is giving us shelter. Binibigyan tayo ng mga kasuotan at mga tirahan. Bibigyan tayo ng Diyos ng pera, ng kwarta, ng salapi upang lahat ng ating mga bibilhin, no? Lahat ng ating pangangailangan ay ating mabili, no? Ano sabi sa akin, mabili? Mapalit, no? Mabakal, sabi nga ng iba. Nahihiling pa ho ba tayo? Ayan. Basahin natin sa verse 10. Sa verse 10. Anong sabi sa verse 10? The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Ang sabi sa Tagalog, kahit mga leon ay magugutom din, sila'y magkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang kayawi ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya'y di mauudlot. Nakakita na ba kayo ng leon? No, hindi pa. Sa TV, nakakita na tayo ng leon. Pero sa personal, hindi pa. No, ganun. Sa Manila Zoo, may leon. Yan. Sa mga zoo, may leon. Abalon Zoo, Manila Zoo, may leon. So ako, nakakita na ako ng leon sa mga zoo. Yan. Sa Montalban, Arturo Rodriguez Rizal, merong Abalon Zoo road. Sa Manila, merong Manila Zoo. So makakakita ka ng leon. Pag hindi ka pa nakapunta sa zoo, sa TV ka na lang tumingin ng leon. Yan. Anong sabi sa Bisaya? Awit 34 verse 10. Basa mo nga, lakasan mo. Lisan ang mga leon, kapsan sa pagkaon, ubutuman. Apan musalig sa Ginoo, dili gayod mahitawan sa ilahang gikinahanglan. Yan. Ulitin natin, utro, pastora. Pastora, basahin yung hapo. Lisan ang mga leon, kapsan sa pagkaon, ubutuman. Apan ang musalig sa Ginoo, dili gayod mahitawan sa ilahang gikinahanglan. Oo. Oh, narinig ninyo? Ano yung sumasagot? Parang parang yung mga tao rito maluya. Ayaw pagluya rin, ha? Narinig din nyo? Ang mga leon daw, magugutom. Ano sabi sa ay magugutom? O yun nga, gutom. The lions may grow weak and hungry. Pero tayo raw mga Kristiyano, no? Tayong mga sumusunod, nangangalagad, nagmamahal sa Diyos, hindi tayo magugutom. God will supply all our needs. Kaya huwag tayong mamroblema. Huwag tayong mamroblema. Huwag tayong mag-isip ng mga negatibo. Ano sabi sa'yo ng problema, Pastor? Ha? O, yun na nga. Parehesting. O, di ba? Huwag tayong mamroblema. Huwag tayong malungkot. Ayaw magproblema, ayaw malungkot, ayaw mag-isip-isip. Ayaw magpaduya-duya sa mga ngalagay sa Ginoo. Padayon! Kasi ang Diyos, hindi tayo pababayaan ni iiwanan man. The Lord will never leave us nor forsake us. Hindi tayo iiwanan o mababayaan man ng Diyos. Amen? Amen. Kaya, ang pag-uwi ko ng Maynila, meron akong natutunang kanta rito. Ayaw, pagluya-luya,
Ayaw! Napag-uwi ko ng Maynila, kakantahin ko yun. Kahit hindi nila ako makaintindihan, bahala sila sa buhay nila. Basta kakantahin ko yun. Ayaw! Pagluya-luya! Kaya, hindi tayo dapat magpakamatay. Hindi tayo dapat mag-suicide. Hindi tayo dapat malungkot. Hindi tayo dapat mamroblema, mag-isip. At dapat tayong mga Kristiyano ay magpatuloy dire-diretso sa pangangalagad sa Ginoo. Amen? Palayon! Sapagkat may pangako ang Panginoon, never I leave you, never I forsake you. Anong versikulo yun? Anong versikulo yun, Pastora? Hebreo 13:5. Makibasa natin yung Hebreo 13:5. Hebreo 13:5. Yung mga kabasa, may 500. Mabilisan. Hebreo 13:5. Ayaw higugma ang salapi. Kinahanglan makontento kamo sa unsay anaa kaninyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayod kamo biyaan o talikdan. Dili ko kayo biyaan o taligtan. Dili ko kayo biyaan o taligtan. Sabi mo sa katabi mo, dili ka biyaan linilikin ng Ginoo o taligtan. What a promise, amen? Isang pangako ng Panginoon. Never I leave you, never I forsake you. Sino rito ang may ex? Oh, di ba? Kaya kami ex kasi iniwan ka ng ex mo, pinabayaan ka ng ex mo, di ba? Nagkaroon ka ng ex, amen? Ex-jowa, what I mean? Oh. Pero ang Lord, amen? He is your jowa, He is your best friend forever. He is your God forever. Baka gusto niyong palakpakan si Lord. Pag nasisihan kayo, no? Basta pag malipayo ng mga kasing-kasing ninyo, pumalakpak sa Ginoo, ha? Palakpakan natin si Lord. Malakas! Sibigyan ng malakas na, amen! Ayan, praise God. Hallelujah. Ang ganda, di ba? Ang ganda, no? Hebreo 13:5. Never I leave you, never I forsake you. Kahit na ano pa yung height mo, kahit na ano pa yung size mo, kahit na niwang ka o tambo ka, kahit na gagamay ka o tigulang ka na, kahit na ano pa ang ating skin complexion, amen? Kahit na ano pa yung kulay natin, amen? Kahit na ano pa yung ayos ng ating buhok, amen? Kahit saan tayo nakatira, sa patag man, sa kapihasnan man, sa kabundukan man, sa karagatan man, amen? Mahal tayo ng Panginoon. Ano sabi sa ayan, mahal tayo ng Lord? Ginahugma. Ginahugma tayo ng Ginoo. Ginahugma ta sa Ginoo. Sabi mo sa katabi mo, ginahugma. Ginahugma ta sa Ginoo. Sabi mo. Ginahugma ta sa Ginoo. Sulat mo nga yun para pag-uwi natin ng Maynila eh. Ginahigugma ta sa Ginoo. May tao pa mo ba rito? Sabi mo ako sa katabi mo, ginahigugma ta sa Ginoo. Dapat, dapat ba tayong mamroblema? Hindi. Kasi ginahigugma ta sa Ginoo. Kaya huwag tayong masyadong nag-iisip ng maraming problema, pagsubok, laban ng buhay. Amen? Trials of life. May tao pa ho ba rito? Kaya si Pastor Joseph, hindi na mo problema eh. Na itong church na to maalis. Kasi bibigyan kayo ng mas magandang church. Mas malaking church. Amen? Naka-tiles na yun. Baka naka-carpet pa yun eh. Baka pagbalik ko, Pastor, tiles na o carpet na eh. Oh, amen! Hallelujah! God is good! All the time! And all the time? God is good! Amen! Praise the Lord!
You see? No. Maayo yun sa Ginoo, maayo ang Ginoo. Isipin mo, pati daw leon, magugutong. Eh, yung mga leon, matatapang yan. Ano yung mga maisog? May mga leon, may isog yan. Talagang magaling yan manghuli, manguha ng mga pagkain nila. Pero sabi ng Biblia, the lion may grow weak and weary. No? May and hungry. No? But, no? Tayo raw ng mga Kristiyano, mga nangangalagad sa Ginoo, hindi raw tayo pababayaan ng Lord. Grabe! I got born again 1985. 1985 ako na born again. So ilang years na ako ngayon sa Panginoon? 2019, 1985 ako na born again. Ha? 34 years na ako. 34 years na akong nangangalagad sa Ginoo. 34 years na akong Kristiyano. Are you still with me? Nakikinig pa ba kayo? Hindi ako nag-backslide. Hindi ako nanghina, hindi ako naglambing, hindi ako nagpaluya-luya. Tuloy-tuloy, dire-diretso. Sapagkat nabasa ko sa awit, sa Salmo 34 verse 8, God is good. Kaya i-memorize mo yan, ha? Kaisa ang kapumunta, ipangaral mo yan, i-preach mo yan, iwali mo yan. God is good. May problemang dumarating, may mga pagsubok na dumarating, nararanasan, na-i-experience sa mga problema at mga pagsubok, pero hindi ka malulungkot, amen? You will not be sad, amen? Because you know you have a helper. May helper ka, may tumutulong sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ayaw paluya-luya, ha? Huwag magpaluya-luya. Sabi, ayaw magpaluya-luya. Yan. Basahin natin yung mga awit, Salmo. Salmo 34:1. Salmo 34:1. Yan. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pupurihin, pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. I will not stop praising the Lord. Amen. Amen. Hindi ako titigil na magpuri sa Panginoon. Number one. Verse 2. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig at matuwa. Tao pa ho ba rito? Amen. Verse 3. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Pakibasa nga sa Bisaya yung verse 4. Pakibasa, ano yan? Nag-ampo ako sa Ginoo. Jake, si Pastora na lang. Sige po, Pastora. Nag-ampo, verse 4? Apo. Nag-ampo ako sa Ginoo, ituhan niya ako. Huwag iwag lang niya ang tanan kong kato. Mabilis si Pastora magpasa. Hatag mo kay Pastora. Hatag mo. Mabilis si Pastora magpasa. Dayo na po yung Pastora. Mabilis kayo eh. Maulit din niyo po uli Pastora. Another 500 dun eh. Ulitin niyo po. Apo. Apo. Oh, you see? Okay na po muna yun. Wala na po. Isa lang yun. Sinaka-refuse ko na. Wala na kami pabasahin, papuntang airport. Pero di ba, hindi. Basta masaya kayo, nakabaligay ng Habonga, kaya di na kami makabalik ng Manila. Ayos na yun, di ba? Di ba? Ayos na yun. Oh, dito na lang kami titira. So, ang ano sabi ng Biblia, no? Sa Diyos daw nag-apo. Sinagot ba ng Diyos yung dalangin niya, yung prayer niya, yung pag-ampo niya? Amen. At inalis daw lahat ng mga takot. Di ba? Pag may problema tayo,
tayo, pag may problema tayo, ano ang feeling natin, ano ang pakiramdam natin pag may problema tayo? Malungkot. Pero ayon ng Diyos na tayo ay nalulungkot. Ang nais ng Panginoon, malipayon tayo. Kaya gustong sabihin sa atin ng Panginoon, huwag kang malungkot. Huwag ka nang malungkot. Just praise the Lord. Ang mga langgam na lumilipad. Dito sa amin dalawa, ang mga langgam lumilipad. Sa Manila, ang mga langgam, kumakapal. Pero dito lumilipad. Oh, you see? So ayaw ng Panginoon na tayo nalulungkot. Amin po ba? Ayaw ng Lord na tayo nalulungkot. Gusto ng Lord, masaya tayo. At pagka gusto ipasabihin sa atin ng Panginoon, may sakit ka, kaya kitang pagalingin. May problema ka, may pagsubok ka, may labang ka ng buhay, kaya kitang bigyan ng milagro. Mayaman ba ako? Hindi. May sahod ba ako? Wala. May business ba ako? Wala. May negosyo ba ako? Wala. May trabaho ba ako? Wala. May sahod ba ako sa church? Wala. Allowance lang. Bakit ako nakarating dito? Maayo ang Ginoo. Bakit ako umiikot sa buong Pilipinas? Maayo ang Ginoo. Bakit ako umiikot sa buong mundo? Maayo ang Ginoo. Kaya gusto kong sabihin sa lahat, ng narito, maayo ang Ginoo. Lahat ng kalungkutan mo, lahat ng mga pag-iyak mo, pagtangis mo, aalisin lahat ng Diyos lahat yan. God will take it away, God will remove them all, and will give you happiness. Gusto ng Panginoon, ang puso, ang kasing-kasing mo ay malipayon. Gusto ng Panginoon na daigun mo siya sa malipayong kasing-kasing. Amen! Praise God! Hallelujah! Sa verse 5. Dangog, kaniya, utamo, magmalipayon, o di, gayon, makakya. Yun! Oh. Ang Diyos daw ay hindi tayo binibigo. Amen! He is our hope, and the Lord does not, no, cause us not to be in despair. Hindi tayo binibigo ng Panginoon. Verse 6. Kining alaok misangpit sa Ginoo, ug gituwag siya sa pagiluwas gikan sa iyang kalisdanan. Yeah. Kaya lahat ng mga born again Christian ay mga mayayaman. Amen. Lahat tayo mayayaman, lahat tayo masagana, lahat tayo pinagpala. Amen. Amen. Dahil ang sabi ng Biblia, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ano sa Bisaya po yun? Ano sa Bisaya, Jim? Yung ano, yung hindi pa ako sa sinusundan eh, verse 6. Yung verse 6. Yung wala ka na. Kining alaot misangpit sa Ginoo o gitubag siya o giluwas gikan sa iyang kalisdanan. Ayan. Oh. Verse 7. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupko. Basa sa Bisaya. Ang anghel sa Ginoo manalipod sa mga pagtahot o kahatlog sa Ginoo o giluwas niya gikan sila gikan sa katalagman. Yeah. Meron pala tayong mga gwardiya, may mga bantay pala tayo. Meron pala tayong mga bodyguards. Amen? Mga angel. Hello, may tao pa ba rito? Yung mga politicians, yung mga mayayaman, ano yun, mahirap ang buhay nun. Hindi nakakaalis ng solo lang mag-isa. Lagi silang may bodyguards. May tao pa ho ba rito? Ang mga politicians, ang mga mayayaman, laging may bodyguards. Tayo, hindi tayo mayaman, hindi tayo politician, mayaman tayo dahil sa ginaigumpa tayo ng Ginoo. The Lord is supplying all our needs, kaya tayo mayaman. At tayo, may mga gwardiya tayo. Amen? At ang mga gwardiya natin, mga anghel. Palakpakan natin ang Panginoon.
Ginagwardyahan tayo ng mga anghelo. Kaya huwag kang matakot sa mga itik, sa mga mumo, sa mga aswang. Ginagwardyahan tayo ng mga anghel. Ituloy natin ang pagbasa sa verse 8. Sulay, huwag makita ninyo ang kaayos sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mudangop kaniya. Sa nakita nyo? Tikman ninyo, nasapin ninyo, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who take refuge in Him. Yung mga nangangandong, nagkukubli, nagkukover sa Kanya, nagtatago sa Kanya, those who are hiding in Him, those who take refuge in Him. Sabi ng Biblia, mapalad daw tayo, blessed daw tayo. Amen. Ang mga umaasa kayo. Ano mo, tingin po kayo sa akin. Yung umasa ka sa tao, mabibigo ka. Tama? Kasi minsan yung tao kasi kung magkaminsan, yung pangako niya, hindi niya tinutupad. Tama? Minsan yung tao yung kahit na gusto niya tuparin yung pangako niya, kaso minsan bigla siyang namatay. Hindi niya matupad yung pangako niya. Guess ninyo ko? May mga taong mangangako, biglang nawalan siya ng problema, nagkasakit. Siya mismo nang hina, nang lamig. Paano niya matutupad yung pangako niya sa iyo? Amen po ba? Nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng ubra, nawalan ka ng negosyo, humina yung negosyo mo, humina kita mo. So huwag kang malungkot, no? Dahil ang Diyos gagawa ng milagro. Nakuha ninyo para isupply lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya ako bilang mangangaral, bilang tagapangaral, alagad ni Kristo, hindi ako nakatingin sa offering na box o bakit o bakit, hindi ako nakatingin dyan. Kasi minsan yung offering, gabay. Di ba? Konti. Minsan naman marami. May tao pa humar rito. Pag sa offering box ako titingin, bag or bakit ako titingin, manghihina, manlalamig yung puso ko. Ang liit ng offering natin. Paano tayo makakabayad ng ganito? Paano tayo makakabili ng ganito? Huwag sa offering bag, sa offering bakit, sa offering box tumingin. Tumingin sa Diyos na pinagmumula ng lahat. God can supply all our needs. Kaya ang magagawa lamang natin, magpakabuti sa harapan ng Lord. Be holy. 1 Peter 1:15-16. Be holy for the Lord thy God is holy. Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Nakikinig po ako ba tayo? So iwasan, alisan, tanggalin ang lahat ng mga bisyo at kasalanan. Pasensya na kayo sa preaching ko, ha? Ang mga lalaki, huwag maghikaw. Ang mga babae lang ang naghihikaw. Okay ba yon? Okay ba yung mga preaching ko? Ayan. Ito bang ating mga katawan, maganda ba ito? Beauty ba ito? Gwapo ba ito? Okay. Huwag nang sulatan yung ating mga katawan. Okay? Huwag na sulatan itong mga katawan. Huwag man lang i-drawing niya kung sino-sino. Ayos na yan. Kailangan pa ba itong sulatan? Drawingan pa? Hindi na. Siya, maganda na yan eh. Tingnan mo yung katawan mo, maganda yan. Diba? Tama ba? Gwapo yan. We are the temple of the Holy Spirit. Tayo ang mga templo ng banal na Espiritu. No? Yung mga babae, magsuot ng pangbabae. Yung mga lalaki, magsuot ng panglalaki. Amen? Yung hikaw, para sa babae, hindi para sa lalaki. At yung mga katawan natin, huwag natin drawingan, huwag natin sulatan. No? Bitawan natin yung mga sigarilyo, mga alak, shabu, drugs, marijuana, all kinds of illegal drugs, no? All kinds of wines and liquors. Bitawan pa ba? Saan ba nagsisimula yung marami? Yung daghan, saan nagsisimula yung daghan, yung marami? Sa gamay, sa maliit. Konting sigarilyo, palaki ng palaki, parami ng parami. Konting sugal, palaki ng palaki, parami ng parami. Konting alak, palaki ng palaki, parami ng parami. Ganun yan eh.
Pag ikaw ay nagmamarka, nag-drawing sa katawan mo, pansamantala, maliit lang yan, konti lang yan. Eh, nasiyahan ka. Lahat na, lagyan mo na. Kasi pati ibang kulay na. Kung meron yan, huwag mo nang dagdagan. No? May tao ka ba? Makakabalik ba ako rito o... Next, pwede pa ba bumalik sa ganito preaching ko? O ano na ako? Ban na ako? Maganda ba? Maganda ba kapag nakapalda ako? So yung mga lalaki, huwag magpalda. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam ba natin na we are now in the last days, nasa huling panahon na tayo? Nung ako po ay nasa Israel, when I was in Israel, for your information, ang capital city, ang capital ng Israel is Tel Aviv. I've been to Tel Aviv, nagpunta ako ng Tel Aviv, Israel. That was last year, at babalik muli, no? Maraming akong bansang napuntahan at marami pang bansang pupuntahan. Para sa akin, no? For me, no? Ang pinakamasarap, pinakamagandang bansang puntahan, Israel. Nakikinig po ba tayo? Ang capital ng Israel ay Tel Aviv. Ang city ng Israel is Tel Aviv. Pero sa Bible, ang capital ng Israel, ang city ng Israel ay, ano? Jerusalem. So pansamantala ang Jerusalem ay wala sa Israel. Kinuha yan ng mga Palestinians. Kinuha nila. Kaya ang capital ngayon ng Israel is Tel Aviv. Kaya kung tawagin ang Jerusalem ngayon is the old city of Jerusalem. At doon sa Jerusalem, nandoon ang mosque, Muslim, simbahan, church ng Muslim. Ang laki na kung tawagin is Dome of the Rock. Kulay gold yun. Pero, nung ako'y pumunta ng Israel, that was last year, November, nakikinig ko ba tayo? Si Trump, ang presidente ng Amerika, inilipat niya yung U.S. Embassy. Inilipat niya yung U.S. Embassy sa Jerusalem. Na dinideklara niya at binabalik niya na ang city, ang capital ng Israel ay Jerusalem. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ito ay sinyalis na malapit nang dumating si Kristo. Jesus Christ is coming very, very soon. Sige po, palakpakan natin ang Ginoo. And not only that, sabi ng Matthew 24 verse 12, Mateo 24:12, we are now in the last days, and the wickedness is abounding. Tumitindi na, lumalaganap na ang kasamaan. Di ba? Kasamaan ang kasalanan. Ngayon, gusto nilang ipasa ang Sojibil. Ano ibig sabihin ng Sojibil? Para bigyan daw ng karapatan yung mga bakla, tomboy, silahis, lesbian, gay, heterosexual, homosexual, bisexual. Bigyan daw ng karapatan. But that is wrong. Mali yun. Hindi tama yun. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, He created male and female. Genesis 1:27, He created male and female. Genesis 1:27. Kaya basahin natin yung Mateo 24:12. Ano sabi ng Mateo 24:12? Tungod sa pagdagsang sa dautan, nabugnaw o ang hugma sa daghang tao. Mateo 24:12 ba yan? Opo. Ulitin mo nga uli. Tungod sa pagdagsang sa dautan, nabugnaw ang hugma sa daghang tao. Yan. Ibig sabihin, yung kasamaan ay lumalaganap na. Ang kasamaan ay lumalaganap na. Ang kasalanan ay tumitindi na. Ang ibig sabihin yan, no? Kung paanong, di ba, nung panahon ni Noah, di ba, nung panahon ni Noah, kung bakit yung mundo ay ginunaw nung panahon ni Noah dahil masama na ang mga tao. Tama?
Nagpagawa siya ng arko. May tao pa ho ba dito? Nagpagawa siya ng arko. Ginunaw niya, no, ang mundo. He destroyed, God destroyed the earth because of wickedness. Sodom and Gomorrah was destroyed because of wickedness. So ganun din ang mundong ito, malapit nang magunaw. Jesus Christ is coming very, very soon. Malapit ang dumating ang Panginoon Jesucristo. And listen very carefully. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? The wealth of the wicked shall be laid upon the just. Ang yaman ng mga masasama, itao pa ho ba? Amen. Ang yaman ng mga masasama ay ibibigay sa mga Kristiyano. Amen. Yan. The wealth of the wicked shall be laid upon the just. Basahin natin yung panultihon. Panultihon 28:20. Kawikaan 28:20. Kawikaan 28:20. Panultihon 28:20. Ang tao madili limpungan, magkinabuhi ng magadayaon, kung malipayon. Apan kon magtinguha ka nga mudato, pagdali, ikaw pagasilutan. Yan. Ang sabi nga noon, a faithful man. Pakisabi, faithful man. Mga tapat. Ano sabi saya yung faithful, tapat? Yun. Matid. Matinod anon. Gusto niyo bang i-bless pagpalain ni Lord? Gusto niyo bang i-bless pagpalain ni Lord? Matid anon. Ha? Matinud anon sa pagdalo, matinud anon sa pagbibigay, matinud anon sa pangangalagad sa Ginoo, matinud anon in every areas of our lives. Pakisabi, matinud anon. Matinud anon sa pagdalo, matinud anon sa pangangalagad sa Ginoo, matinud anon sa paghahandog, sa paghatag sa Ginoo. Ayaw pagluya-luya. Dumalo, umatend regularly. Serve the Lord continuously. Amen? Padayon ang pangangalagad sa Ginoo. Faithfulness in giving our tithes and offerings to the Lord. In supporting those who are preaching the gospel of Christ. Nakikinig po ba tayo? Patuloy nating suportahan ang pangangaral ng salita ninyo sa ating pag-ikot sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, narinig natin. No? 10 araw tayo rito sa Mindanao, mula Surigao, Agusan, andito tayo ngayon sa Cabanbaran City. No? 10 araw tayo rito, mangangaral pa tayo hanggang bukas. So I need your prayers and fastings more than ever before. I need your financial support more than ever before. As you faithfully give your mission to the nations of the world, as you faithfully supporting, no, me, my family, and the Kingdom of Jesus Fellowship International, the Lord will cause your blessing to abound. You will richly be blessed by God. Pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Kasi alam niyo kung maraming tao kung bakit hindi pinapagpala ng Lord. Kasi laging nakaganyan lang eh. Lagi lang nangihingi. At siyempre sa'yo nangihingi? Nangayo lang. Pirmi lang nangayo. Hindi naghatag. Mangayo ka at the same time, maghatag ka. Give and take. Mangayo ka, maghatag ka. Mangayo ka sa Ginoo, maghatag ka sa Ginoo. Amen? Amen. Mangayo ka sa kung sino mang tutulong sa iyo, at the same time, maghatag ka sa mga nangangailangan. Ikaw pa ho ba rito? Amen. Kaya kung hindi tayo marunong mangayo sa Ginoo at hindi tayo marunong maghatag sa Ginoo, walang mangyayari. Pag hindi tayo marunong manghihingi at hindi tayo marunong magbigay, walang mangyayari. Pag hindi tayo marunong tumulong, hindi tayo marunong sumuporta, walang mangyayari. Basahin natin yung gawa, buhat, Acts 8:1-5, buhat 8:1-5. Sino mabasa? Gawa 8,
1 hanggang 5. Meron pa ako ritong 5. 5 piso na. Ano pa yung 5 pesos na. 5 pesos na ng matire. Buha 8:1-5. Sige nga, sino babasa? Buha 8:1-5. Anong sabi sa Buha 8:1-5? Sino nakakita? Uyunan ni Saul ang pagpatay kang Esteban. Ikalawang Korinto, ay Buhat, sorry. Ikalawang Korinto pala, ikalawang Korinto 8:1-5. Ako mali. Yan. Ano sabi sa aya yung mali? Sayo. Ha? Sayo. Sayo. Ikalawang Korinto 8:1-5. 2 Corinthians 8:1-5. Tingnan nga natin. 2 Corinthians 8:1-5. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Basahin mo, pakibasa nga yung verse 2. Verse 2 po, Pastora. Ayun. May katao po ba? Yung mga taga Corinthians, mga taga Macedonia, mayaman ba sila? Hindi. Nagbigay ba sila o hindi? Naghatag pa sila sa gawain ng Lord o hindi? Naghatag. Kaya huwag nating sabihin, mahirap lang ako, hindi ako maghahatag. Kaya nga marami na nanatiling mahirap kasi kuripwa. Proverbs 11:24-25. Ano yun? Panultihon. Panultihon 11:24-25. Gusto niyong basahin bago tayo magwakas? Matatapos na po ako. 11:24-25. May mga tao nga walay pagpugong sa paghatag. Apan nag-anang sila kagato. Adunay naglikaw sa angay unta nila ihatag. Apan nag-anang hinuon sila kakabus. 25? Pagmahitagon o pagmauswagon ka, tabangi ang uban o tabangan ka usab. Okay. Baliwanag ba yun? Clear ba yun? Yes. Yung mga hindi raw na mapapagbigay, yung mga kuripot daw, lalong naghihirap. Kasi kuripot eh. But those who are generous giver, no? Lalo silang pinapagpala. Amen. Lalo silang binibless ng Lord. Kaya merong sikreto. Para managana tayo, umulan tayo, yumaman tayo, maalis ang kahirapan sa buhay natin, tanggalin natin ang pagiging kuripot. Ano sa Bisaya yung marangot? Dalo. Oh, kayo sa inyo ano? Dalo. Oh, yun. Oh. Meron ba rito mga kuripot? Taas na ang kamay ng mga kuripot? Wala. Ang mga Kristiyano ay generous. Anong sabi ng Proverbs 13:22? Panultihon kami ka ang 13:22. Anong sabi? Ang maayong tao may bahanding ikabilin sa iyahang mga hapo. Apan ang bahanding sa mga makasasala, mapanag-iya sa mga matarong. Ayun. Maliwanag? Amen. Yung kayamanan daw, the wealth, the riches of the wicked will be given to Christians to the just. Kaya pag ikaw ay mabuti kang tao, mabuti kang Kristiyano, matapat ka sa Panginoon. Sa ayaw mo sa gusto, bibigyan ka ng Diyos ng masarap na pagkain. Magandang tulugan, magandang kasuotan, magandang sasakyan. Amen po ba? Yes. If you are righteous, if you are faithful in God, matapat ka sa Diyos, matuwid ka sa Panginoon, living a holy life,
The Lord will bless you abundantly. Isusupply niya ang iyong mga pagkain, ang iyong mga kasuotan, ang iyong sasakyan, everything. Ako po ay wala po akong salary sa church, allowance lang. Paano ako nabubuhay? May mga nag-aabot lang sa akin, love gifts. Yun, iniipon ko lang yun. Pag walang mag-abot, wala ako. Pero salamat sa Panginoon, tuloy-tuloy naman yung mga na nag-aabot sa akin. Amen po ba? I have no salary in the church, no? Ang binibigay nila sa akin, allowance lang, hindi sapat. Pero God is faithful, touching the hearts of many people, supporting me and supporting my ministry. Amen? Amen? If you are a true Christian, the Lord will never leave you nor forsake you. Hindi ka bababayaan ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay totoong ministeryo, totoong lingkod ka ng Diyos, totoo ka, no? Tinuod, no? Pag totoo ka sa harapan ng Diyos, if you are faithful, true in the eyes of God, whether you like it or not, the Lord will bless you. Amen. And the Lord will bless you abundantly. The Lord will supply continually all your needs. Amen po ba? Amen. Sa huling versikulo, 1 Corinto 15:58. Sa huling versikulo. 1 Corinto 15:58. 1 Corinthians 15:58. Apan sa dihang ang tanan butang nila. 1 Corinto. 1 Corinto 15:58. 1 Corinto. O sino mabasa riyan? Basa ninyo. Sige. Sayang ang 5 pesos. 5 pesos na lang. Wala. Wala na 500, 5 pesos na lang. 1 Corinto 15:58. Busa mga minamahal kong kaigsuunan. Tindog ka mo kamaligon. Kamaligo. Maligon. Maligon. O dili mataro. Pagkugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad. Tuloy. Sa Ginoo kay nasayod ka mo ng inyong pag-alagad, dili kayo'y bakawan. Yun. It means ang inyong pangalagad sa Ginoo, may pabuya, may gantimpala, may reward. Amen? Basa mo uli. Last. Basa mo uli. Busa, mga minamahal kong kaigsuunan. Tindog ka. Harap ka sa kanila. Show your beautiful face. Sige, okay. Busa, mga minamahal kong kaigsuunan. Tindog ka mo nga maligon o dili matarog. Pagkugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad. Sa Ginoo kay nasayod ka mo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawag. You see? Minsan, ang akala ng marami, pag nag-ini-evangelize natin, sila, pinapadalo natin sila, ang akala nila walang pabuya, walang reward, walang gantimpala si Lord. Si Lord ay nagbibigay ng eternal life in heaven. We have mansions in heaven. In heaven, there are many mansions, many beautiful rooms, many beautiful houses. Meron tayong magandang bahay sa langit. Ang ating buhay ay walang hanggan, eternal, forever. Yun ang hindi alam ng marami. Akala nila, pag iniimbitahan natin sila, pinapalap natin, hinahayuan, nililigtas natin sila, ini-evangelize natin sila, ang akala nila walang pabuya, walang gantimpala si Lord. Ang Lord ay nagliligtas, nagpapatawad ng kasalanan, nagbabago ng buhay, amen? Nagpapagaling ng karamdaman, gumagawa ng himala, nagpapala, nagbe-bless, binibigyan tayo ng pabuya, ng gantimpala ng Panginoon. Kaya gusto kong iwanan, sabihin sa ating lahat sa oras na ito, padayon sa pangangalagad sa Ginoo. Ayaw pagluluya-luya because maayo ang Ginoo. Ayon lahat ay tumayo. Ay buti-buti mo Panginoon sa lahat na oras, sa bawat araw, sa bawat
socialize. Iyuho ang ulo, itungo ang ulo, at mabigit. Itaas ang mga kamay at mga kapon sa Ginoo. Come on! Pura mama, shiru niya. Ang iyong awa ay magpapalang. Nakataas ang mga kamot sa langit. Kamot sa oras na ito, anumang problema, anumang pagsubok, anumang trials of life, anumang kalungkutan, anumang pagtangis, ilapit, itulong, ipagkampo mo sa Ginoo. God loves you, never leaves you, nor forsake you. God is willing to help you. Gumawa ang gagawa ang Diyos ng milagro sa iyo. Magpapagaling sa iyo ang Panginoon. Ililigtas niya ang iyong mga mahal sa buhay. Bago mo ipag-pray yung needs ninyo, unahin ko na si Pastor. Pastor, halika rin, lapit ka rito. Pastor Jesse, lagyan mo nga sa likuran si Pastor. I-extend po natin yung ating mga kamay kay Pastor. Wala naman po ang higit na may iaalay, may i-offer kay Pastor, kundi ang tingin sa lahat ng panalangin. Panginoon, tinataas po namin si Pastor. Binudulog po namin sa iyong biyaya, sa iyong presensya, sa iyong trono. We lift him up to you, Lord, not only him, but even his family. And this church, this ministry, Lord. Father God, ikaw ang Diyos na matapat, ikaw ang Diyos na totoo. Wala po kaming masasabi kundi palakasin, palusugin niyo pa siya. Bigyan niyo pa siya ng mahabang buhay. I-supply niyo po ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Dalangin namin, Panginoon, gumawa ka ng himala. Iangat niyo, itaas niyo ang kanyang pamumuhay. Iangat niyo, itaas niyo ang iglesia niya, Panginoon. Itong iglesia ito. Lord, give him, Lord, an open heaven. And supply all his needs, Panginoon. Let the good desire of his heart be granted. Lahat ng mga mabubuting hangarin ng kanyang puso, Panginoon, magkaroon po ng katuparan. Yes, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, ibuhos niyo ang inyong malakas na kapangyarihan sa kanya. Gamitin niyo siya mas more mightily, effectively in this final hour. So, Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, just let it flow, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, kurawa pa siya na. Ika'y lagi sa pagkumpagmahal. Ang iyo'y magpawal hanggang. Thank you.
nakatulog ka. Ay ika'y pinagbabago. Yes, Lord. Bakit? Yes, yes. Naniniwala po kami dakilang Diyos. Naniniwala po kami dakilang Diyos na ang anumang pananangin ng aming butihing pastor ay binigyan niyo po ng katotohanan. Nakikiisa po kami para sa kanyang sarili, para sa kanyang pagdiriwang sa iglesia po ng katiwala po sa kanya. Nagulos lang sa kanyang pagpapala para sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang iglesia. At gagamitin mo siya for mighty your effectiveness in this time of law. Salamat po ang mga parang Kristo. Taas natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, sa oras na ito, hindi na po ako manghihina, hindi na po ako mananamig, hindi na po ako magpapaluya-luya sa pangangalagad sa iyo, sa pagdalo, sa pag-suporta, sa paghatag sa Ginoo. Lahat tanang ng aking gagawin para sa iyo, ibibigay ko po ang pinaka-the best. I will give my best to you, God, in Jesus' name. Sapagkat sa oras na ito, ikaw na ang aking Diyos, ang aking Panginoon at ang aking tagapagligtas. Patawarin mo po ako lahat ng bisyo, lahat ng kasalanan, lahat ng karamihan, tanggalin mo sa aking buhay. Bukas ngayon ang aking puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. At sa oras na ito, Panginoon, anuman ang aking mga pangangailangan, inyo na pong tinutugunan, higit pa po sa aking inaasahan. Salamat po, Ama ng marami, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. At sa oras na ito, kung sino pa yung gustong lumapit sa harapan, kung meron pang gustong lumapit sa harapan, please come forward if you want to. Na kung meron gustong lumapit sa harapan, I will pray for you. Kung ano yung needs ninyo, ano yung mga pangangailangan ninyo, sabihin niyo po sa Diyos. Sige po. Sa paglapit niyo sa harapan, ano naman yung mga naman yung pagkampo ninyo, whatever your needs, whatever your good design, say it to the Lord. Ituloy natin, ituloy nyo, pero huwag lang masyadong malakas. Sige. Kausapin mo ang Panginoon. At sa pagpunta mo sa harapan, sa paglapit mo sa harapan, maniniwala ka na ang sakit mo'y pagagalingin ng Diyos. Gagawan ka ng milagro ng Panginoon, tutugunin ng Panginoon ang lahat ng iyong mga pangangailangan. God grant the good request of your heart. And the Lord will bless you, and the Lord will cause you to win more souls for Christ, and you will use, my God, more mightily, effectively in this final hour. You will be more anointed, my God. Hurra baba shiribi anta. Ilang minuto sa kanya, sa mga kapit, kanyang nagahaman, kalagyan sa sa mga
siya, Lord. Mga magulang po ka na, O Lord, ang makahimok ko ni Charles na nag-pastor pangatid, Lord. Lord, salamat, Lord, nagigamit mo ako, O Lord, as an ministry, O Lord. Ito lang pa na, Lord, na naakad ka na, Lord, wala mo ako pasagin. Praise and worship ministers, gusto ko kayong kausapin dito sa Mindanao, no? Kung gusto niyong maranasan yung malakas na buhos ng kapangyarihan ng Diyos, pagdating ng worship, huwag niyong bibilisan. Talagang softly, gently, sing it wholeheartedly from the heart. Kasi kung bibilisan ninyo, yung Holy Spirit, mahina yung flow eh. Kaya kinakailangan pagdating ng worship, softly. Just play the instrument softly. Abi tayo. Sige, ha? Kaibot. Sabi simula. Buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras. Sa bawat aras. Ika'y nating pag-uwi. Sige po, taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. So, Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, So, Father, for your own glory alone, let it flow! So, karabasanda rabasyanda! Father, let it flow! Touch the people, I pray! In the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God, Kurabashanda Rabashanda, Kurababahanda Rabashanda Rabashanda, Father, Father, let it flow in Jesus' name, the Son of the Living God, Kurababashanda, yes, Kurababashanda Rabashanda. Let your healing and miracles come upon them. Let your success, victory, and prosperity come upon them. Panginoon, pinapagaling ko sila sa iyong pangalan. Lord, tumanggap sila ng kagalingan ng himala ng milagro, Panginoon. Pagpalain niyo, pasaganain niyo sila. I-bless niyo sila. Lord, bless our pastor in this place. Lord, bless this our church in this place. Bless this congregation, I pray in Jesus' name. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. So, Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, Father, let it flow, Shakarabasanda. Yes, Lord. Let it flow, let it flow. Yes, Lord. Yes, Lord. I release the blessing of the Almighty God, the Almighty Lord, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Lord. For Ramasanda, Ramachanda, yes, Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Lord. For Rakyanda, Ramachanda, for Ramasanda, Ramachanda, pastora natin. Yan, pastora, natin nga po ngayon dito. Ayan. Pati yung mga kasama ninyo, pati nga yung kongregasyon ni pastora, lapit nga kayo. Pasensya na kayo, ah. Hindi ako mayaman eh. Hindi kasi ako Koreano, Amerikano, o China, Chinese. Hindi rin kasi ako doktor o wala kasi akong business eh. Kaya wala akong maibigay sa inyo malaking halaga at maraming pera. Pero gusto ko kayong ipanalangin. Pagpalain niyo pa ang aming pastora.
Si Dios niyo po ang aming pastora. Gamitin niyo siya para maintina-effectively at this point at our. Makapagligtas siya ng maraming kaluluwa. Yes, Lord. Pagpalain niyo ang kanyang church. Ano man ang kulang, ano man ang pangangailangan ng kanyang church, ibigay mo, Panginoon. Yung kanyang kongregasyon, yung kanyang mga tupang, ano man ang nila. Father, let your blessing be upon them, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. Korabashanda, rabashanda. So, Father, let it flow. I bless them, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. I bless them, Father, in Jesus' name. Silver and gold have I none, Father God. But I give unto them your Holy Spirit to bless them, Lord. Lord, gagawa ka po ng paraan. Gagawa ka ng paraan. You will make a divine way, Lord. For Father, I bless po sila. Lord, iniimbitahan po namin ang iyong mga pagpapala from the east, from the west, from the north, and from the south, Panginoon, upang pagpalain ang aming mga kapatid sa ito. At lahat po ng aming mga kamanggagawa, lahat po ng aming pastor at pastora, Panginoon, dito po, Panginoon Diyos, sa lugar ng Agusan del Norte, Agusan del Sur. So, ikaw, Panginoon, Mindanao, O God, hallelujah. Gumawa ka ng paraan, Panginoon, para po sila pagpalain. At natitiwala kami, Ama, sa munting prayer na ito, dinilig niyo po kami. Ang lahat po ay magpasalamat ngayon sa Panginoon. Sige po, magpasalamat kayo sa Diyos. At nakakabalik na po kayo sa inyong upuan. Sige po. Sumama ka sa kanila dakilang Diyos. Samahan mo sila ng kalakasan, kalusugan, pagpapala, kasaganaan, Panginoon. At samahan mo sila ng mapangyarihan sa pamamagitan nila, O Diyos, maligtas ang mga hindi paligtas. Madala po sa iyong paanan, maging kagaya ng aming Panginoong Hesukristo. Mga Kristiyanong tinutularan si Kristo at gagawin ang kalooban ng Amang sumasalangit hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. So, Father God, pinapagpala ko sila, Ama, sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang napagtambaw sa iyong magsabi ng malakas na Amen. Magpapasalamat po sa Panginoon sa pangangaral ni Apostle Ricky. Dahil po sa kanyang pangangaral ay marami pong pinapagaling ng Panginoon at marami pong hindi maunawaan o maintindihan ng kapangyarihan na pumasok sa aming katawan na bilang isang lingkod ng Panginoon ay yung teaching ko ni Apostle Ricky ay isang all gospel at tunay po ang kanyang
paglilingkod at pangangaral sa Panginoon, at salamat po sa lahat ng sinishare niya sa amin, na lahat po ng mga kapatiran dito ay pinapagaling po ng Panginoon, pinagpala po ng Panginoon, at yan ang maganda na nangyari dito sa aming church, sa Kabadbaran City, sa Puro Kwaneko, Magaskas. Maraming maraming pong salamat. Pastor Joseph Panagdin, ako po ang host pastor dito sa church nito. So much love in the kingdom.